Ayan, magandang araw sa inyo mga kagulong ko. Ngayong araw na to ay mag-share lang ako ng aking nalalaman para maiwasan nyo yung scam. Hindi lang sa kapwa natin kagulong, kundi sa mga client. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga susunod pang mga video. Unahin natin yung aking mga kapwa rider. So, para maiwasan yung scam sa mga abono, kasi nga, minsan kasi pag may abono, minsan doon tayo nakakakuha ng extra income dahil may additional lang 50 pesos. So, minsan, huwag tayong manghinayang sa 50 pesos kung alanganin naman tayo sa produktong ating aabonuhan. Okay? So, una sa lahat, iwasan yung mag-abono ng produkto pag once ang pick-up ay nasa labas ng bahay, meet-up. Okay lang kung meet-up, kung makikita mo na may produkto dun sa abonuhan mo, kung mas mahal pa, pwede ka mag-abono. Pero kung nakita mo na medyo alanganin ka dun sa abonuhan mo, pwede mo naman siya i-cancel na yung abonuhan mo hindi sapat dun sa produktong ipapadala niya. Halimbawa, ito ay naka-tape, di ba? Naka-tape, nakabalot, tinatanong mong cellphone. So, kailangan, buksan mo muna siya. Di ba? Buksan mo, buksan mo kung papayag siya. Buod di ba makita yung loob. Para at least, alam mo kung ano yung inabunuhan mo. Mamaya, bato pala yung nasa loob, di ba? So, yun. May mga ganun kasi na, hindi, naka-tape na yan. Iko, sir, abunuhan na natin yan. Ma'am, abunuhan po kasi yan. Para makasigurado lang ako na yung pipick-upin ko sa inyo ay worth it naman dun sa abunuhan kong pera. Pag hindi pumayag, cancel mo. At least hindi ka nagbitaw ng pera. At least hindi ka nag-isip ngayon kung yung habang nagmamaneho ka, kung yung dala mo ba talaga ay totoong yung laman. Mamaya, yun na nga, sinasabi ko, iba pala yung laman. Hindi na-scam ka na. Di ba, madidisgrace ka pa kaya isip kung sa pera mo na inabunuhan, sana ito ay hindi scam, di ba? So, ganun eh. May mga ganong senaryo na ayaw papuksan, di huwag mong pick upin para hindi ka ma-scam. Pangalawa, yung mga pabili bayad sa 7-Eleven na may mga barcode, iwasan nyo yan. Huwag kayong manghinayang kahit 7 plus 100 pa yan, huwag kayong manghinayang dahil yung pag natukso sa ganun, mas malaki pang mawawala sa'yo. Yan. Alam mo naman kasi sa panahon ngayon, lalo nagka-pandemic, lumadami yung mga scammer. Oh, lumadami yung mga gustong kumita ng hindi man lang pinagpawisan. Yan. So, tayong mga tinitira, akala lang siguro nila yung mga rider ay mapepera. Hindi nila alam na lahat sa atin shoulder. Diba? Hindi nila alam na yung iniisip natin para lang kumita ng extra yung, kaya tayo nag-aabono. Yun. May mga ganun na ano na hindi nila naunawaan, ang iniisip lang nila silang magkapera. Diba? Sama-samang bagay. Tayo kumikita tayo ng marangal, sila naman kinukuha lang yung kita natin. 'Di ba? Kinukuha yung pinaghirapan natin, sila hindi pinagpawisan. 'Di ba? Parang ganoon. Pangalawa, pangatlo. Kung kayo naman ay pumikap sa bahay, siguraduhin nyo na yung nag-book mismo, yun yung pipick upan nyo. Kasi may mga scam din kahit sa bahay nyo pinikap, scam pa rin. Alam mo bakit? Kasi isang kagulong natin na scam dahil dyan. May nag-book sa kanya abono worth 2,000. Ngayon, pinick up na niya na ngayon, inabunuhan niya ng worth 2,000. Sa bahay naman kasi, di inisip niya, hindi scam. Kasi sa bahay naman niya, pinick up. So, inisip niya, walang scam doon kasi nga, alam na na bahay niya yon, doon mismo niya kinuha, taga doon yung nagbigay sa kanya ng items. Nung kinuha niya na, inabunuhan niya na, diniliver niya doon sa malayo. So, wala palang magre-receive. Di ba? Kasi nga, yung nag-book, hindi yung kinuhaan niya ng items. May mga ganun eh. Alam mo ba? Ako yung may produkto worth 1,000. May tumawag sa akin ngayon.
kung magkano yung halaga ng produkto ko. Kasi siyempre ako binibinta online. Siyempre nakikita niya, kinuha yung number ko, tinawagan ako, magkano ba yung items mo na yan? Sabihin ko, ah, worth 1,000 po, binibinta 1,000. Sasabihin naman niya na ngayon, sige, okay lang ba na ibubuk ko yan? Kasi meron akong buyer, 2,000. Binibinta ko siya ng 2,000, ngayon bibilhin niya ngayon. Sabi niya, ipapakuha ko ngayon sa rider dyan, aabunuhan niyo yung 2,000. Pagkabigay sa'yo, ihulog mo agad sa akin yung 1,000 na commission ko. Kasi worth 1,000 naman yung product ko. Diba? So ngayon, ako naman, siyempre, at least sa ibinta, ako naman, inangkat ko lang din yung produkto na yun sa mga kapitbahay ko, kamag-anak ko. Sabi, inangkat ko ng 800. At least kahit parang may 200 man lang, pambili man lang ng bigas. So ngayon, nung inuha ko nun yung produkto na yun, di, binigay ko sa rider, binigay sa akin yung 2,000 ng rider. So ngayon naman, ako naman, kinulit ako nung reseller kuno na ihulog ko na yung 1,000 sa GCash niya. Siyempre, ako naman si may-ari ng items, ihulog ko na kasi binayaran na ako. Di ba? Ganun yung nangyari sa kapwa natin, Kagulong. So ngayon, nung diniliver ni Kagulong doon sa destination, walang magre-receive kasi nga kimi-kimi subugos. Di ba? Scam. Ngayon, nagsatsa kay Lalamog. Siyempre, si Lalamog naman, ano ba isasagot ni Lalamog? Iimbestigahan. Ganun lang naman. So, hindi naman nila abunuhan yung 2,000 na inabuno mo. Ina-scam sa'yo. So, ngayon, si Ryder naman, yung produkto, kinontak niya yung si Pickup. Ngayon, si Pickup, ibabalik yung produkto, palitan sila nung pera. Eh ngayon, siyempre naman, ako naman si Pickup, eh wala naman ako dahil yung pera ko na ibigay ko na doon sa nag-reseller. So 1,000 na lang na pera, natira na pera sa akin. Hindi ngayon, pagdating ni Ryder, wala nang magawa si Ryder kasi nga nakita rin naman niya yung mga yung nagbigay sa kanya ng produkto na halos wala ring makain. So yun na nga lang pinagkakakitaan, yung produkto na yon sa kamag-anak o kapitbahay niya bininta. So siya nag-reseller lang din para kumita na kahit mga paano, di ba? So, ang ginawa ni Ryder, kahit naawa naman kasi siya, so ang ginawa niya, binilik niya yung produkto, kinuha niya yung 1,000. 1,000 lang ang ginawa niya. So, magkano na logi sa kanya? Di ba? Nalugi na siya ng 1,000, nalugi pa siya ng gasolina, di ba yung balik niya doon, pagod, di ba? Now, halos sabihin natin, gasolina lang. Balikan, sabihin natin, 200. Nalugi siya ng 1,200. Bali, si Ryder naman kasi naawa dahil nakita niya yung kalagayan ng nagbook. Hindi na, hinayaan na lang niya. Sabi ko nga, ba't hindi mo pinabarangay? Sabi niya sa akin, Paps, naawa din ako dun sa, ano, dun sa pinik-upan ko kasi nakita kong kalagayan nila. Di ba? Kahit na-scam na siya, nandun pa rin yung puso niya. Nandun pa rin yung awa niya sa doon sa tao. Pero yung MacBook, walang awa. Diba? Yun. Yan yung mga iwasan natin. Dapat, sa sunod, pag mas may MacBook, siguraduhin nyo na siya mismo, halimbawa, abuno, siya mismo yung MacBook. Kausapin mo, pag once na-scam to, dapat yung shipping, diba? Babayaran niya back and forth. Dapat ganun. So, kung halimbawang hindi siya nag-book, tapos hindi rin niya pala alam nung yung pick-upan mo na scam, dapat ikaw mismo na alam mo na yung mga paikot-ikot, ikaw mismo ang magtanong doon sa nagpadala kung siya ba talaga ang nag-book. Alam na sa mga baguhan, iwasan natin yan kasi alam mo, sa kunting halaga ng kumita tayo ng sabihin natin, kasi ngayon may add tayo, may plus 50 tayo, mas malaki ang mawawala sa atin. Di ba? Maraming nangyari. Kumpare ko, ganun din nangyari. Official naman sa kanya. Di ba? So, napabarangay pa nga siya. Di ba? Kasi nga, doon sa bahay siya mismo, mayroon siyang buyer. So, nung pick up na ni Ryder, inabunuhan yung halaga ng official niya. So, may commission yung reseller. Hinulog agad niya sa GCash. So, pagkahulog, binalik agad ni Ryder kasi wala palang magre-receive. So, ang kumpare ko nagbigay ng pera doon sa nagbook
ang ginamit pa naman na pangalan kanya, number kanya. Di ba? So, siyempre ako naman, ikaw ang nag-book, ikaw ang habulin ko. Yun. Napabarangay pa nga siya nung time na yun. So yan mga kapok rider, iwasan natin mag-abuno nang hindi tayo sigurado sa ating pinipick up. Yan. Para at least kahit paano, alam mo sa totoo lang, dumadami na kasi sila. Silang mga scammer. So, dapat maging alert tayo, mapagmatsyag, di ba? Siguraduhin natin kasi ang hirap kumita ng pera tapos kukunin lang ng iba. Okay? Ito naman sa mga client natin. Kasi may mga client din na nagreklamo sa ating mga kapwa rider. So, minsan kasi kasalanan ng isa, halos nadadamay na lahat. Di ba, pa, alam mo sa totoo lang, sabihin natin, no? Lalamog. Gumawa ng kalukuhan. Ilan yung mga rider na madadamay nun? Di ba? Kagagawa ng isa, damay lahat. Kahit sabi isa lang may kasalanan. So, para naman at least walang masisi, walang sisihan, dapat ikaw din naman si client, dapat alam mo rin kung anong dapat mong gawin bago mo ibigay ang iyong items. Halimbawa, ikaw nag-book si client. Dapat siguraduhin mo bago mo ibigay nun sa rider, siguraduhin mo na ikaw yung nakabook. Kasi maraming times na, halimbawa ako, tulad ko, nakatambay ako sa isang area, may biglang lumabas, ay, lalamog, ito na. Sabi ko, ah, ma'am, wala po akong book. Ah, ikaw, di ba? May mga gano'n na inaabot sa'yo, akala niya, ikaw yung binook niya. Di ba? Inaabot agad, akala niya, ikaw yung naghihintay sa labas. Kasi nag-book siya, inisip niya, ikaw na yung dumating. Di ba? Eh kung yung iba, nakita, mahalagang bagay, inaabot agad, hindi nakita na hindi pala siyang nakabook. Biglang dumating yung rider na kanyang binook. Eh wala na, naibigay niya yung produkto nun sa hindi pala niya binook. Di ba? So, yun. Napicturan nga niya, pero hindi naman niya nakuha ng plate number, na face mask namin yung tao, hindi rin niya mamumukhaan. So yan, iwasan natin yung magbigay ng produkto na hindi tayo sigurado kung tayo ba talaga yung nakabook. Pwede mo naman tingnan yung apps ng cellphone ng rider kung ikaw ba talaga nakapangalan doon bago mo iabot yung produkto. Yan, para at least, walang sisihan. Diba? Kung sisihin mo man, siya lang. Diba? At least kahit paano, maiwasan natin yung tayo maloko, di ba? Kasi marami na nga, sinasabi ko, dahil sa pandemic, dumadami na sila. Diba? So para maiwasan, dapat alert to kayo. Kasi mahirap pa yung nagmamaniho ka, ang mga kapwa natin rider, kagulong na iniisip natin, yung dinala ko worth it ba talaga ito sinabuno ko? Mamaya yung pag-deliveran ko, wala pa lang mag-receive. Alam mo na, di ba? So, para maiwasan yan, dapat alerto. Yan. Sana may natutunan kayo sa aking tip ngayong araw na to. Idea para kahit paano maiwasan yung mga scam. Una, iwasang kumuha ng abono sa labas ng bahay. Iwasang pabili, pabayad sa 7-11. Di ba? Kung naman ay nasa bahay ang nag-book, sa bahay ang pick-up, siguraduhin nyo na yung nag-book taga doon talaga sa bahay o kaya siya ba talaga yung nag-book nung kanyang produkto na abunuhan mo. Kasi once na walang magre-receive, at least alam mo kung saan mo ibabalik. Yan. So ayan, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Salamat mga kagulo. Sorry, it's DJ.